Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. Kung ang hanap mo ay mga learning resources, nandito yan lahat sa Learning Pal. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang notification bell ng ating YouTube channel para updated tayo po may mga bagong videos. Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. At ngayon po, isi-share ko po sa inyo itong magandang free PowerPoint game template na pwede magamit as review for our lesson, motivation, at for formative and summative assessment. So, check po natin itong ating free PowerPoint game template. So, dito po is ipapakita po natin yung question sa ating students. So, ito po yung cue. Ang question po is, which sport is played at Queen's and Wimbledon? And then, para po ma-reveal yung answer, i-click po natin itong answer. So, ito po yung tamang sagot. And then, para po pumunta po tayo sa next na question, i-click po natin itong next. So, lalabas po ulit dito yung question at hayaan po natin yung mga bata ibigay yung kanilang answers or isulat yung kanilang answers sa chat box bago po natin itong i-click itong answer. So, ganun lang po yung bawat slides. Ngayon, paano po natin ito ma-edit para po maging personalized at angkop po sa ating lesson? So, back po tayo, teachers. And then, let's say po itong ating slide. So, for example po, ang question po natin is, what is the center of the solar system? So, i-type lang po natin yung question. And then, ilalagay na po natin yung tamang sagot. So, i-remove po natin itong picture. At ito pong answer. So, kapag ni-remove po natin itong picture tsaka yung answer, automatic po mawawala po yung effect po ng slide or yung effect po dun sa ating paglabas po ng ating answer. So, ilagay na po natin yung tamang sagot. So, ito po yung sun. And then, maghanap po tayo ng picture. Answer po dito sa ating question. So, click po natin itong insert sa may taas. Click po natin itong picture. And then, click po natin itong this device. And then, punta po ako sa desktop. So, meron na po ako na-download na picture. Ito po yung sun. So, ayusin na po natin. Adjust po natin. Tapos, make sure po na nakagroup po sila. So, click po natin yung box mismo, pati po yung picture. So, click nyo lang po itong shift para piliin po yung box, tsaka po itong sun. Kasama nyo rin po ito yung sun kung di po nakasama. And then, right-click po. And then, click po natin itong group para po nakagroup po sila. So, mapapansin po natin na nawala po yung animation po ng ating answer. So, para po ilagay, i-click po natin itong nakagroup po natin na picture at answer. Tapos po, i-click po natin itong animation sa may taas. And then, sunod naman po yung animation pane. Para po, dyan po lalabas yung effect. So, para po sa kanyang entrance, click po natin itong appear. So, mag-a-appear po yung answer kapag clinic po natin. Or pwede po natin baguhin yung paraan ng pagpasok ng answer. Let's say po, so i-remove po natin. So let's say po, gusto po natin nag-slide. So click po natin itong fly in. So kung gusto po natin galing po sa kaliwa, click nyo lang po itong effect options and then from left. So ganyan po yung mangyayari sa ating answer kapag clinic na po natin. Ngayon, gusto po natin na lalabas lang po itong answer kapag clinic po natin itong box na may nakasulat po na answer.
So, para magawa po yan, i-click po natin ito yung nakagroup po natin dito sa may ating slide. Tapos, punta po tayo dito sa ating animation. Click po natin itong drop-down arrow. And then, punta po tayo sa effect options. Then, punta po tayo sa timing. At punta po tayo dito sa triggers. So, click po natin yung triggers. And then, i-click po natin itong start effect on click off. So, wag po natin itong kalimutan teachers, i-click po yung start effect on click off. So, ibig sabihin po niyan teacher, yung triggers na po yan, lalabas lang po yung ating answer or magkakaroon po ng effect yung ating answer kapag kinik po yung any objects na may kita po sa ating slides. So for example po, ito pong rectangle. Ito pong rectangle 4 na what is the center? Or yung oval. Yun po sa question. O yung next. O yung naka-group na picture. So, dito po sa atin, may kita po natin itong answer. So, i-click po natin itong answer. And then, click po natin itong OK. So, yun po yung magti-trigger para po lumabas yung answer natin sa ating question, yung sun. So, check po natin yung effect. So, click po natin ulit yung slideshow. So, what is the center of the solar system? So, pag tinik po natin, wala pong lalabas or pupunta lang po sa next slide. So, para po lumabas yung answer, so, ang trigger po natin itong box na may answer. So, click po natin. Labas na po is sun. So, para po may angkop natin at suitable po sa ating lesson. Then, click na po yung next. So, ganun din po, baguhin lang po yung nakasulat. Tapos, gawin lang po yung nauna nating ginawa doon po sa first slide. Ngayon, paano po magdagdag ng bagong slide? So, click nyo lang po to, then click nyo po itong duplicate. Then, para po magdagdag ng question. So, yun lang po teachers. Sana po nakatulong po itong free PowerPoint game template para mas maging interesting at enjoyable ang ating class. At kung nagustuhan nyo po itong video, huwag po natin kalimutang i-like. And mag-subscribe po tayo for more learning tutorials and learning resources for our online class at sa atin na pong pag nag-face-to-face na po tayo. Yun lang po at maraming salamat. Happy learning! Kung nagustuhan nyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!